guys, good morning. Magandang umaga, nagpapalig ulit tayo sa ating pagpa-vlog sa equipment. So ngayon, nandito ako sa isa naming client at magpiperform tayo ng grill certification including grill calibration, yung gap calibration at saka yung temperature zone calibration. I-check natin yung mga bawat section ng mga thermocouple kung okay pa ba at okay, saka yung beef integrity, yung pagtitis ng product tungkol sa burger, yung kanilang quality. So hindi ko na sabihin guys yung customer kasi sikreto. So ngayon nandito tayo, ang ating machine ngayon ay Taylor grill, dati Garland, ngayon Taylor na. So gamit yung loma siya ng konti, may kalumaan at pero matibay ito, yun lang ang masasabi ko sa Taylor. Pagka nagka problema lang, talagang problema. So ito guys. Taylor naman to. Muna tayo, libre. Libre tayo ni Kabayan. Shout out doon sa naglibre sa akin ng kape dito sa McDonald's. Ngiting tagumpay kasi nakakape tayo ngayon umaga. Ito yun. So marumi siya kasi hindi ginagamit dahil nagkaroon siya ng problema. Tapos i-check natin yung bawat isa kasi rito may ano siya rito, may thermocouple. Actually dalawa lang ang thermocouple ito eh, at tatlo pala to sa bottom, isa dito, isa rito doon, saka dito sa rear, tapos dito sa taas isa lang, sa gitna lang yan yung upper plate na tinatawag. Ito yan, yan yung upper plate. Ito yun, automatic yan guys, kaya ano, tapos titig, mapapansin nyo no, may carbon pero hindi yan dumidikit sa pagkain kasi may ano yan, may teflon, may cover yan.
sa sobrang kalumaan, kaya karoon siya ng carbon. Yun guys, so yung tuloy malamig pa siya eh. Naka ano siya, 10-1. At ito, 10-1 ang city para yun guys. Mamaya i-check natin kung ano yung mga kailangan gawin. Baka magpapalit tayo ng adjust tayo ng gap calibration siguro. Guys, kung mapapansin nyo, no, ano tong rod na to? Ito yung rod na ginagamit namin pang gap seating sa Taylor grill. Ito yung sa simula pa nung nagsimula ako as in sa Taylor. Ito yung inisyo sa akin ng Taylor Rod Company. Ito yung tinatawag natin na no-go. Tapos ito yung go. Kaya green, go, di ba, sa stop light or traffic light. Pag go, pag green, go. Pag red, no go. So ito wala to, itong middle na yan, wala yan. Pag ano lang yan, parang divider yung violet na yan. So ito yun, i-check natin mamaya at ating ipapakita sa inyo kung paano ito gamitin, itong tools na. Actually, pinapainit ko pa ito kasi pag mainit ko, saka pa lang i-chichik yung gap. At hopefully, walang problema. Pero sabi ng manager kasi ito raw, hindi ginagamit ito kasi nag-malfunction. So, itatry ko kung anong problema. Baka yung gap seating kasi ito problema, hindi siya makakaluto ng burger, ng patty. Makakaluto kaya siguro i-check ko itong susukatin natin ito tapos yung temperature niya baka meron siyang mga error. So kung mapapansin nyo guys, medyo ano siya, mabilis yung pagbagsak at saka maingay. So ang naging problema nito yung sa air nozzle check valve, light check valve, hindi niya makontrol yung hangin na lumalabas kaya ang bilis yung bumagsak. Okay naman siya. Okay siya. So baka hindi lang ginagamit kasi hindi kailangan. Yun lang, i-check ko.
natin guys ng salamin. At check natin yung gap. Tayo. Ito yun, may tinatawag tayong stiffer motor. Napakatibay nitong motor na to. At least talagang at temperature kasi dito sa loob ay 425 degrees Fahrenheit. Kaya matibay yan, motor yan. DC motor. Tapos meron tayo, ito yung tinatawag na gapping block. Dito ini-adjust yung gap niya. Ito yan. Apat yan, apat na piraso. Yan, apat na piraso gapping block. Tapos may stainless steel tayong belt. Ito yung belt na stainless steel. Apat din yan. Both side, dala-dalawa. Ito yung wiring heating connection, yung sensor natin, yung micro switch para sa swing, sweet home not seen. Parang ganyan, yung mga trouble na gano'n, ito yun. Ito yung nagkakaproblema, hindi siya nagpo-close or open. Either na may problema ang motor or yung switch, micro switch. So, try natin ulit guys na i-check yung gap, i-adjust kung kaya pa.
mapapansin nyo guys, no? Ayan, display nyo. So may problema talaga. Shorted probe or faulty element. So sa baba ang problema kasi ito yan, no? 1, 2, 3. Ito yung heater sa baba, indicator, tapos sa taas yun. So ito yun. Either na high limit to yung sa temperature na nag-over, ano? Over temp. Kaya nag-display siya ng ganyan, shorted probe. So yun muna guys, at i-check ko kung ano yung problema talaga niya rito para maayos. Bilang plate naman, so ito napansin ko masyadong matigas, parang hindi align yung ano niya, plate niya ito, ang ano, naka-loose naman to, tapos nagpalit sila ng bagong motor dito, siguro may problema tong iba yan. Napunik naman lahat, ito lang napansin nyo, masyadong maluwag yung gap seating nito na naman, may problema, hindi sa balance, kaya ganun. So i-check ulit yung gap seating nya, tapos tingnan natin ulit kung anong nangyayari. Ito lang guys, mahirap magtrabaho pagka ganitong ano, sobrang sigit ng pwesto. Gilid siya guys, dito hindi maipasok yung panggap, tapos dito ang luwag, yung go dito sobrang luwag, tapos yung dito naman sobrang ano, hindi maipasok. So it means tagilid yung plate natin, ang pagkaluto ng product nito hindi equal, hilaw rito sa area na to, tapos dito ang mangyari dito sa area naman na to, ano, well done or overcooked. Kasi meron silang certain na temperature na requirements, kung ano talaga yung requirements na kailangan nila na product. So kailangan ma-achieve natin yung requirements na yun. Kaya ang gagawin natin ay tatry ko uling i-adjust yung gapping block at subukan natin kung makukuha.
guys, kung isang platin, okay. Screw guys, naubos na. Thank you.
guys, check tayo ng ano ng surface temperature ng grill. Ito yung probe niya, tapos ito yung ano, thermometer. Check muna tayo guys, 11:40 na ng umaga. At ito pala yung schedule kong nagagawa ngayon. So hopefully matapos ko lahat yung schedule ko ngayong araw na to. Okay na to, tapos na. At lalagyan na lang na sticker na complete certification or complete inspection.